Mga kapatid, sa mga nakaraang video ay naipakita na natin kung paano magkakaroon ng maraming bunga ang tanim nating sili. Ngayon naman ay sisentro lamang tayo sa isang uri ng sili na madalas na ginagamit natin sa kusina, ang Taiwan chili. At sa bidyong ito ay ipapakita natin kung paano gumawa ng homemade pesticide laban sa spider mites na kadalasang paboritong tambayan ang mga tanim nating sili. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, panoorin mo na rin ang bidyong ito dahil dito natin natalakay ang mga uri ng pataba na dapat natin gamitin upang maging malusog at magkaroon ng maraming bunga ang ating mga tanim. Ngayon ay gusto nyo bang subukang magtanim ng sili sa container? Okay, sige, at para mas tipid at bawas basura, taniman natin ang mga 6 liters na pinaglagyan ng tubig. Maghulog ng isang buto sa kada butas ng seedling tray. At kung hindi mo pa napanood kung paano gumawa o magtimpla ng lupang pagtataniman, ilalagay ko sa description ang link ng video. Diligan at ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Panatilihin ang regular na pagdidilig at huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Karaniwang tumutubo ang mga buto pagkalipas ng 8 hanggang 12 araw. Kung walang seedling tray ay pwedeng gumamit ng kahit na anong maaaring pagpunlaan. Ang madalas na itinatanong, bakit daw ba kailangan pang pansamantalang itanim ang mga buto sa mga ganitong seedling starter at bakit hindi nalang idirekta? Alam nyo po ang paliwanag po dyan, hindi lahat ng buto na itinatanim natin ay tumutubo. May mga kontaminado, meron po dyan expired na o patay na. Paano kung ang butong idinirekta mo ay patay na? E di nagantay ka sa wala. Parang si ex mo yan, inaantay mo pero wala na talaga. Ang isa pang advantage kapag pansamantalang nagpapatubo ng mga buto ay nakikita na natin ang mga malulusog at mahihinang punla. Siyempre pa, ang ililipat lang natin sa mas malaking taniman ay yung mga masisigla, malulusog o yung magandang tindig ng binhi. Mula sa paglilipat tanim hanggang bago ang pagkakaroon ng mga bulaklak ay magbigay ng mga pataba na mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ang responsable sa kabuuang paglaki ng halaman at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Bago pa ang panahon ng pamumulaklak ay magbigay ng mga pataba na mayaman sa calcium, potassium at phosphorus. Ang iba pang detalye ay mapapanood pa rin sa bidyong ito. Ilalagay ko sa description ang link ng video. Pagkalipas ng mahigit isang buwan pagkatapos ng paglilipat tanim ay makakapag-ani ka na. Laging magsagawa ng pagsusuri kung ang mga dahon ay may peste. Mainam pa din ang maagapan ng anumang pag-umpisa ng pag-atake ng mga peste kagaya ng leaf miners at spider mites. Paano ang paggawa ng natural na pestisidyo laban sa spider mites? Maglagay ng kalahating litro ng tubig sa isang lalagyan. Lagyan ng isang kutsarita ng castile soap.
Ang Castile soap ay iba sa ordinaryong sabon. Ito ay natural at hindi naglalaman ng mga matatapang at hindi ligtas na kemikal na maaaring makasira sa halaman. Ang paggamit ng mga ordinaryong dishwashing liquid ay hindi po natural. Hanggat maaari ay gawin nating natural ang mga aktibidad natin sa garden. Pagkatapos ay kumolekta ng 20 piraso ng dahon ng gumamela at durugin. Tiyak na may magtatanong kung pwede bang i-blender na lang para mas pino at madurog. Pwede naman, kaya lang syempre gagamit ka pa ng kuryente. Para mas makatipid, pagtiyagaan mo na lang. Nagagawa mong ang pagtiyagaan ng syota mo kahit ganyan. Magtiyaga ka na rin dito. Sige, ayan. Durugin lang po natin ang durugin. Kunyari, may kukulamin tayo. Yung kapitbahay mo na mas nauuna pa sa yung mamitas ng gulay. Pagkatapos ay isalin, haluin at palipasin ng isang oras. Kaya pala tayo naghalo ng durog na gumamela ay upang mas maging malapot ang tubig at upang mas kumapit sa dahon at sa katawan ng mga peste. Salain kapag isasalin na sa sprayer. Paalala lang po, ang pag-spray ay ginagawa sa umagang-umaga o kaya naman ay sa paglubog ng araw. Gawin lamang ito isang beses sa isang linggo at hindi ito kailangang gawin kung walang peste. Ito ay mabisa din sa mga pesteng may malambot na katawan, kagaya ng cabbage worm, white flies, aphids at iba pa. Ang isa pang peste na nabanggit natin kanina na madalas ding umaatake sa ating mga tanim na sili ay ang leaf miners. Ilalagay ko sa description ang link ng video kung paano ito ginagawa. Sa mga hindi po nakakaalam sa itsura ng spider mites, ito po yung mga maliliit na nilalang na kadalasang nakikita sa likod ng mga dahon at gumagawa ng sapot. Nagriresulta ito sa pagkulubot ng mga dahon, pagkakaroon ng ibang kulay at paglalagas. Muli, ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.